Isa sa mga hamon sa buhay ng isang bata ngayon ay kung paano malalaman kung ano yung tama at kung ano yung mali. Mahirap na to noon pa man, pero lalo na siguro naging mahirap dahil sa dami ng access ng mga bata sa kung ano-ano sa panahon natin ngayon. Dagdag pa yung mga nagbabangga ang mga pamantayan na hayagang makikita halos kahit saan man. Hindi na bago sa atin ang makakita ng mga bata na tutok na tutok sa mga gadgets habang nanunood ng mga palabas mula sa internet. Paminsan may mga content ito na hindi age appropriate o kaya naman baka may pagkakataon pa na may mga ads or link na maaaring maging dahilan sa exposure nila sa mga hindi angkop na mga bagay. Idagdag pa natin na sobrang nakakalito na talaga ang mga pamantayan ng panahon natin ngayon dahil may mga taong sikat at sinusunda ng karamihan kahit na hindi naman tama ang pamumuhay at impluensya. Yun bang dahil sikat, sinusunod na lang basta-basta. Dahil na din sa mga sari-saring napapanood at napapakinggan sa iba't ibang media, pati yung hindi naman katanggap-tanggap sa kultura natin at sa paniniwala natin ay parang nagiging normal na sa karamihan ng kabataan. Mas lalong lalala ito kung ang magulang ay hindi magbabantay sa mga exposure ng mga anak at hindi magtuturo ng maliwanag na pamantayan sa mga bata. May mga nagsasabi nga na alam na nila ang tama at mali kasi malalaki na sila. Wala namang automatic na pagkakaalam ng tama at mali kung walang intentional na magtuturo, di ba? Kaya delikadong isipin na basta lumaki na ay alam na ang tama at mali. Maganda yung sinabi ng Bible sa atin. At hindi ko hahayaan ang kasamaan. Namumuhi ako sa mga ginagawa ng mga taong tumatalikod sa Diyos at hindi ko gagawin ang kanilang ginagawa. Pinapakita dito ang ilang mahalagang bagay. Una, ang hangarin na hindi hayaan ang kasamaan at ang impluensya nito. Kailangan natin ito sa ating mga pamilya at tahanan. O pangalawa, ang pagkakaroon ng malinaw na pamantayan ng tama at saka mali. Kailangan nating ituro sa ating mga anak ang pamantayan at hindi pwede na yung napapanood o nakikita sa iba magsisilbing gabay nila. Pangatlo, ang tamang damdamin sa mali. Palagay ko naman maliwanag sa atin na kapag wala tayong resistance sa mali, ay patuloy lang itong lalaganap at mag-iimpluwensya sa iba. Hindi pwede maging pabaya sa aspetong ito. Pang-apat, ay ang pagtiyak na ang mali ay maunawaan at maiwasan. Mangyayari ito kapag meron tayong regular na pagbabasa ng salita ng Diyos at pagtalima sa sinasabi nito. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng kaluwagan ay mabuti at hindi din lahat ng paghihigpit ay masama. Kung ginagawa at tinuturo natin ang tama, lalo na sa ating mga anak, balang araw ay makikita natin ang pakinabang nito sa kanila at kung paanong sila ay magiging kapaki-pakinabang din naman sa lipunan at sa buhay ng iba. Asa ka pa!